four lineup. Sa totoo lang, it could have worked. Mm-hmm. Kung hindi naka-back siya si Howie. Anti-heal nung sunog niya, yung mga skills niya. Ang laking bagay, natipigilan yung region ni SS din talaga. Mm-hmm. May part sa akin kasi na that strategy ng execution, kumbaga regardless ng pick ng kalaban, they would still gonna go for that strategy. Kasi kung maaalala nyo, maibigan yung game number one, the third pick na ng Yawi yung Basha. So, hindi dahil alam nilang mag-estes yung kabila, pero kasi that was a direct counter din sa kanila. Ni-ready lang agad nila. Oo, kasi may Tamos na sila in Esmeralda. So, they just picked the Basha from there. Nagkataon lang, no? Oo, nagkataon lang na ganun din pala yung ipipick ng Execration. So, yeah, pero ito, game number 3 na tayo dito. Sabi ni Execration, H2O, wag ka na munang magharit. Pero yung Selena ni Chester dito, ha? I think this is the first time niyang magagamit to sa regular season kasi lagi din itong nasa ban. Laging ban eh. Oo, actually, last week, I think buong isang game lang siya nagpakita. Everything else was banned out. So, it's going to be refreshing and there's a reason kung bakit ganun. Mm. May reason kung bakit naka-permaban yung Selena na yan. Dahil kay Shinbu, joke lang. Oh. Dahil, siyempre, magaling sila Chester. Chester was known for his Selena plays yan, of course. Ang maganda kasi dyan, as a syempre, captain si Chester, kita niya yung oversee niya yung mapa, not controlado. Only the traps, in rotation as well. Pero ito ha, sabi dito ni Yawi, why fix something that is not broken? So gamitin natin ulit dito yung Basha. Oo, Baksha. Mm-hmm. Here we go. Actually, sobrang solid nito in terms of absorbing yung mga sustained DPS because of the passive. Yes. I think that's also a big reason. And the setup that it can do. Imagine mo, pag may tinamaan si Chester with the Abyssal Trap, ang bilis ng follow-up. Gugulong ka sa target mo. And you will probably have a lot of follow-up already. Kasi, na-stun na ng arrow, tas nanaka pa ni Basha, or na-stun ni Basha, and the damage is going to be so easy for a single target. Totoo. I mean, yung pick-up potential ng NXP solid talaga. Solid na solid. From the world itself ng team nila. Just by hitting from the arrow dito ng Selena. I really like dito yung picking ngayon ng Execration. They're just going back to what they used to be. Itong MPL Season 6. Okay, kumbaga, ito talaga, I mean, Valier, medyo nasasama. Literal na mainit, apoy mainit. Na apoy. That's an Echo Max Hero, mga kaibigan. Pero I really like the two side lane na kinuha rito na Execration. They're getting two of the meta side lanes natin, which is, of course, the Khalid and the Tamus. That's right. So, Khalid is going to be a bit of a, ito yung mga offlaner na pwedeng maging tanky din. Alam mo na, dalawang offlaner dito na pwedeng maging super tank for Execration. So, planado na yung frontline nila. Now, yung backline ang tanong. Pero, hindi pa rin masaya ang NXP. Ibaban pa rin namin yung Atlas. Oo. Ibaban pa rin namin yan just to be safe. Mm, pero, to be honest, if I'm gonna be thinking of a Chakno hero dito, Kuya Rockheart, PNK. Ooh. I mean, I forgot the game na ginamit yun ni Chakno na ang ginamit niyang pang-initiate yung flicker sabay protect mini PNK. Exactly, yung pupunta ka sa gitna ng mga kalaban, tapos magna-knock up sila, tapos may shield ka. Parang sobrang asim na laro nun pag PNK kasi pag usual na PNK, nasa gilid ka. Mm-hmm. Tapos kumaka-chika-chika lang. You would like yung kupa lang yung umaatake sa'yo, di ba? Parang you're just kiting your opponent. Pero si Chakno, aggressive siya maglaro ng Popolin Kupa eh. That's right. And the aggressiveness pays off, especially with a team. Especially yung the rest of the team mo, napaka-aggressive din. Kayang makipagsabayan, kayang sumabay sa dive mo. Mm-hmm. But, so, alam what a respect. Alam ng NXP solid na, kumbaga, the only what's left dito for Execration for a tank probably as another high loss. Kung yun pa rin yung gusto nila dito. Mm-hmm. But, it's gonna be the Roger dito ni Hit, which is isa rin sa mga talagang hero niya. So, now we're just looking for another side lane and as well, an H2O hero. Still, Ling yata is still open? Yeah, actually. Actually, okay yun. Pero ang problema with the Ling is, of course, it's kind of sometimes nerfed na. YSS is still open. Mm-hmm. Yeah, there you go. So, posible pa rin yun. And Ling is the one that they're gonna go for. Good call, Kuya Rob. To be honest, kasi whenever I see Ling, isa si H2O sa mga talagang sinusubaybayan ko. I mean, yan siya, si JP, yan yung mga talagang promise. Even Kyrie, yan yung mga, di ba parang sa MPL Season 6 natin, parang sila, Drix, isa pa, di ba? Yan yung mga mauusay talagang gumamit ng Ling. But, I really like what's the pick dito na Execration, specifically Alice. Yung Alice. There you go. So, wala nang tanki-tanki, sabi nila. Mm-hmm. Hindi na kailangan yan kasi
to be honest, binanan ng NXP lahat ng tank. Oo. Pati mo yung pick, yung bans, banis ng NXP Solid, halos lahat kay Chuck, no? Exactly. I mean, so, I mean, they're really denying dito. Hindi naman natin matatawaran dito ang isang laro ng isang Chuck, no? Pero, isang mabilis dito, Kuya Rockheart, ako na muuna. Ako naman mauuna. I'll be going for Execration dito sa game number 2. Yep, Execration I think is going to be the one that you want to look out for here. Specifically dahil napaka-aggressive, pang-aggressive yung lineup. I know we use that term a lot. Mm-hmm. Paulit-ulit na kami. Pero ito talaga yung lineup na to, pang all-in. Kumbaga, oh yan, iba naman, all-in. Pang all-in yung lineup nila sa totoo lang. And it works well in their playstyle. Mm-hmm. Tsaka tingin ko kasi, ito na yung comfortable pick ng Execration eh. Yung kaninang pick kasi, I think it was forced. Feeling mo, pilit ba yung Hylos kanina? Pilit. I mean, hindi pilit yung Hylos. I think pilit doon yung part ng Estes. And Bruno. Yung support, yung sustain. Yung sustain. Oh. Kumbaga, like what I've said kanina, nakaset na sa utak nila, naggagamitin nila yung Estes regardless sa pick dito ng NXP Solid. That's but, true. Yun na nga, mga kaibigan, this is the game number 2 ng NXP Solid laban sa Execration. Match point dito for Execration, kailangan nilang mag-force dito for game number 3. Yun, here we go on to game 2 and Execration, syempre, kailangan nilang manalo for game 3, which I know a lot of you are looking forward to. Mm-hmm. We are going to see a pretty standard start. Wala namang masyadong nag-invade, which is a big difference from kanina. Totoo, no? Pero ang big difference dito, Kuya Rockheart, si Chaknu ang kalid. Oo nga, no? Siya yung Khalid. Okay. Kumbaga, this is something different. Kasi most like, ang mangyayari dito, parang fighter tank. So, ang nangyayari... Ano, off-game pala si Jack, no? Oo. Okay, ang iniisip ko dito, Kuya Rockheart, will they be denying yung purple buff dito ni H2O? Good question, because I think they are going for that right now. And it will still go to H2O, pero ngayon, ready sila lumaban. No ultimate yet available, pero kaya niya mag-finch points over the wall into the fight. Chuck to very, very low. Sumasakay sa buhangin and makakatakas dahil doon. Oo, ang ganda. I mean, the timing din, the flicker out and as well, doon yung Cyclone. Ay, pero eto, Max yata dito. Mukhang may ipet. H2O will be taking the first blood. But dito, Chaklo just healing on with a stun guard. Oh, pero no. Yawi yata wow. May ipet. But H2O, kitling another one. But Yawi, masyadong makunat. Mukhang makakat. Masi-0-3 yata nang maaga na naman dito ang Execration. But Benny Cutie, may kasama na dito. But Yawi still very, very tanky. Si yung Yawi. Kulong! Yung gulong, tol! Ayaw kabutas! Na-vulcanize agad! Ang kunat ng gulong! Saan siya pinabulkanize to na? Grabehan naman yung gulong na yon, Dong. Di ba, kumbaga, lahat na ng pako na daanan nun, pero hindi pa rin natibag. Wow, that. Uproader. Oh, my God. Kinakalmot na siya ni Hate, eh. Ano ba naman tong gulong na to? Let's watch that on the Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Takas saan si Chuckno doon. Pero kita mo to, pinaka mapapansin ko, yung kunat sana ni Chuckno dito, itong quicksand, na-cancel agad. Mm-mm. So nawala yung kunat, nawala yung regen, at dahil doon, tuloy-tuloy na yung talo ng Execration in that fight. Exactly. Saka force din yun eh. I think dapat mag-out na doon si si Chuck, no? Mag-TP out na siya. Exactly. Kaso medyo na-drag may out. Nahuli. Na-drag out sa kanya, tapos malapit din doon sa kanya si H2O. So yeah, wow, very unfortunate. Pero yun na nga, tumama yung paa na doon kay Etomax doon sa may bandang likod, pero out na muna dito ang Execration. Yawi, ang gulong. Ito yung literal gulong Kuya Rockheart na ngumuya ka ng gulong. Oo. Konat? Konat, koya? Kumbaga kung nandito si Paring Manjin, sasabihin niya, yan yung chicharong na hanginan. Ganon siya kakunat. My gosh. And so far, dahil doon, napakalaki yata nung nakuhang map control ng NXP doon. But will it stay the same? Kasi ang exe naman ngayon, galit na galit, kumukuha ng Lito Wanderer, tatlong tao agad ang binapadala nila. Mm-hmm. Mid lane also is in pressure kasi kailangan na mag-setup para sa susunod na turtle. Definitely. Pero what I really like dito for Execration is their minion wave clear. Kasi I think, yes, nandito maganda yung pick-up potential dito ng NXP Solid on the single target. Pero hindi sila basta-basta makakapag-push just because kumbaga yung hero mismo ng Execration could be able to withstand even on their side lanes. That's right. So solo, kaya nila mag-sustain and they can control multiple lanes ng sabay-sabay nang hindi sila basta-bastang buwabagsak. Exactly. Pero speaking of babagsak, Zapnu will be falling down doon sa may bandang baba with the help dito ni Captain Chester. Pero Chaknu doon, medyo na-spot out niya yung Selena. Will he be able to bring it down? But Renji will be taking down Tier 1 turret dito sa may bandang ibaba. Chaknu, habol na naman dito yung gulong. Pero wala siyang katulong
Pero that's gonna be the end of that fight. And so far, mga kaibigan, at least 1,500 lead dito ngayon. NXP solid, medyo nasa back foot na naman ang Execration. Yep, and ang maganda dito for Execration is kompleto pa rin naman usually ng buff si Hate. Hindi siya sobrang naagawan. Kahit na medyo nagkaka-dulas-dulas tayo sa team fight, I think they're waiting. Iniintay nila na umabot tayo to the later parts of the game bago sila talagang mag-all-in. And they are gigil na gigil. Kitang-kita mo, gusto talaga nila lumaban na agad. Grabe. Grabe sa gigil. I mean, NXP solid dito. Talagang handang-handa sila dito sa laban na to. I mean, ito yun na, I mean, bugbugan eh. Kumbaga, itong